Welcome back to another video. So, today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng mango pickles. Itong mango pickles na to guys ay usong-uso dito sa Nepal kasi kinakain nila yon. Ginagawa nilang at chart din kumakain sila. So, ito, itong pickle na to ay pwedeng pang negosyo. Hindi lang Nepal ang gumagawa nito guys, ginagawa din to ng mga Indian people. Kasi uso sa, talaga sa kanila yung mga pickles na yan. So, today's video, papakita ko sa inyo kung paano nila ginagawa yung mango pickles. Pero syempre, bago yan, kailangan nating mag-harvest ng mango. Mag-harvest tayo ng mango, guys. So, lapag natin ang ating camera. Yan. Come na nga, Ruth, Papa. So, ayan, apat. Meron tayong 7 pieces na mangga. So, ang gagawin natin, guys, ay huhugasan lang natin to, pero hindi natin tatanggalin yung balat niya. Ay! So, eto na yun, guys, mangga. Nahugasan ko na tong mangga na to. So, dahil may mga ganito, tatanggalin natin, pero hindi natin siya babalatan totally. Kasi kailangan kasama yung balat. So, tanggalin lang natin siya. Ayan. So, after guys, hahatiin lang natin to. Ganyan. Tapos, kapag merong ganito, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin yan. Ito, medyo maniba lang na yung mangga. Then, hahatiin natin siya ng ganito, guys. Thank you.
yung ating mangga na nakat ko na siya. And yung mga iba medyo manibalang na. So ang gagawin natin, next step na gagawin natin after nating mahiwa ng ganito is ibibilad natin siya guys sa araw ng 6 na oras daw. Yan. 6 na oras. So ibibilad natin 'to. Lalagay natin siya sa bilao and ibibilad natin. So ayan guys, kailangan ilagay natin siya sa tela para matuyuan ng maayos. So ibibilad natin 'to. Ilalagay natin siya sa may bubong ng kusina. Pwesto natin siya dyan. Ayan. So, hayaan lang natin siya na ganyan, guys. 6 hours. Hi, guys. So, eto na yung ating mangga na pinatuyuan. Ganito yung itsura niya, guys, kapag napatuyuan na siya sa araw. Ngayon, okay na to. So, ilalagay na ulit natin siya dito sa ating bowl. And lalagyan natin siya ng mga seasonings. And yun nga, yun nga. Yun talaga, mukhang uulan. Mukhang uulan na naman. Umaraw lang ng konti and ngayon mukhang uulan na naman siya. Actually guys, malinis to ha. Eto mancha yan. Mancha kasi yan, kaya ganyan. Pero malinis to. Yung ano ni Asher, yung towel ni Asher ba nung baby siya. So, eto na siya. And yun nga, ang sunod na ilalagay natin guys, lalagyan natin siya ng asin at saka turmeric. So, lagyan natin siya ng salt. And turmeric. And hayaan natin siya ng ganito guys. Kasi gagawin natin, hayaan lang natin siya nakaganito habang ginagawa natin yung mga ibang seasonings. So, ililive lang natin siya na ganyan. And magluluto tayo ng iba pang mga seeds. Okay, so next guys, kailangan natin i-roast ang fenugreek at saka cumin. Fenugreek, ayan, cumin. Kung meron kayong dried chili, pwede kayong maglagay ng dried chili. Kung meron kayong rice seeds, yung para siyang mustard seed pero mas maliliit, kailangan nyo ding mag-fry nun. Paghalo-haluin nyo lang siya. Kailangan natin ng mustard seed. And kung meron naman kayong cardamom, maglagay din kayo ng konting cardamom. Ayan, i-fry lang siya. I-roast pala, hindi fry. I-roast natin siya. Lulutuin natin siya ng konti. And after nun, guys, i-blender natin. Ito yung pinaka-masala na ilalagay natin sa ating mango pickles. Ito siya guys. Malapit na. Konti na lang. So, palalamigin natin ng konti. Saga natin i-blender guys. Ayan, nangangamoy na. Nangangamoy rose seeds. So, transfer natin siya dyan guys. Actually guys, itong gagawin naming masala, hindi siya kompleto. Kasi wala kaming dried chilies. Wala din kaming cardamom. And wala kaming rice seeds. Pero kung meron kayo nun guys, pwede kayong magdagdag. We will put the green chili. We will use the ano. So guys, eto na yung ating masala. Masalang tawag dyan. Yan na, nag-grind na.
Next, magpapainit tayo ng mustard oil. So, maglagay tayo ng mustard oil. Hindi ako sure guys kung pwede ang ibang oil, pero madalas ang ginagamit nila sa paggawa ng mango pickles ay mustard oil talaga. So, hindi ko alam kung pwede yung sunflower oil, olive oil, or canola oil. Hindi talaga ako sure guys. So, hindi naman siya totally kulo, paiinitin lang natin siya, yung mainit lang. So, habang inaantay natin yan, ilalagay na natin yung ating masala dito sa mangga natin. Ilalagay natin yan lahat. So, pwede na yan guys. So, ayan, imimix natin yung masala. Saka ilalagay natin yung oil. Imimix lang siya ng maigi. And of course, dahil wala tayong dry chili, sabi ni Papa Asis, pwede daw ang green chilies. Ayan. Pwede yung green chilies. Hahatiin lang siya guys. Yan, kagaya ng ginagawa ni Papa Asis. Para may konting anghang. Dito sa Nepal, lalo kapag ganyan may mga mangga, mahilig silang gumawa ng mga pickles. Mango pickles, yung mga iba gumagawa sila ng mango chutney. Okay. Then, yung oil, lalagay na rin natin yung mainit na mustard oil. Yan. Tapos, mix-mix lang din siya. Kung gusto nyo ng maanghang na manghang, pwede kayong magdagdag guys ng chili powder. Pwede. Chili powder. And after nyan guys, ilalagay natin siya sa garapon. So, yan ng ating mango pickles. So, kailangan mix well. Inuulit ko na ano guys, na i-mix. Kasi kailangan talaga yung masala. Papa, if ever they don't have leaves, if ever they don't have seeds, like, it's okay, the mixed masala, no problem that one. So, yun guys, kung halimbawa wala kayong mustard seeds, rice seeds, cumin, fenugreek, dried chili, ganyan. Kung wala kayong seeds na ganun na iro-roast, kung ang available lang sa inyo ay yung mix masala, kasi halos pareho lang din yun guys, kasi yung mix masala yun din yung ingredients nun, pwede kayong gumamit ng mix masala. Okay. Kung wala, so lalagay na natin siya guys dito sa ating garapon. Yan. Actually guys, itong mango pickles pwede itong pang negosyo. Kasi marami ang nagtitinda nito sa mga market. Use your hand. Huh? Use your hand. I don't like. No. It's hot and spicy. So like you can press down. If you like that, you cannot press down. Yeah, no problem. Kailangan i-prepress natin siya guys ng ganito. Yeah. Yan, i-prepress niyo. Kagaya nga ng sinabi ko guys, no, ang mga Nepali, hindi lang mga Nepali, Nepali, Indian people, mahilig sila sa mga pickles. Hindi lang mangga ang pinipickles nila, radish, naglalagay din sila ng pickles radish, kahit yung mga dahon-dahon, ayan. And how many weeks to stay like this? Before you will eat. One. Before it is ready to eat. One. Ah, isang linggo lang daw guys. If have too much sunny day, 2 to 3 days maybe can okay. 2 to 3 days okay. Because no have like this day and how can I? Because need to dry in the sun this one. Oh, ganun sila guys.
ibibilad din to habang nakalagay siya sa garapon, ibibilad din siya sa araw. Exactly, huh? Mm-hmm. I will put all, don't worry. I will press very. So, eto na yung ating mango pickles. Kailangan lang natin siyang i-ferment ng isa hanggang dalawang linggo daw, guys. Pero kagaya nga lang sabi ni Papa Asis, kapag matindi ang sikat ng araw, 2 to 3 days, pwede na natin siyang matikman. So, dahil walang araw today at makulimlim, ilalagay lang natin siya sa taas ng fridge and hahayaan lang natin doon. So, yun lang yung video natin for today, guys. Ipinakita ko lang sa inyo kung paano nila ginagawa ang mango pickles dito. So, thank you again for watching and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.